mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Labing anim na taon na nagsasama sina Julius at Terry. Nabiyayaan sila ng tatlong matatalinong supling na sina Julius, Juliana, at Jen. At ang tatlo ay kasalukuyang nasa elementarya. Masaya ang buhay ng dalawa. Isang masipag na haligi ng tahanan si Julius at mapagmahal na asawa. Samantalang si Terry naman ay isang butihing may bahay at maalagang asawa. Maayos ang pagsasama ng dalawa. Magkatrabaho ang dalawa noon sa isang kainan. Manager si Julius at kaher naman si Terry. Marami ang nahuhumaling kay Terry ng mga panahon iyon dahil sa taglilitong ganda at talino. Masayain din siya at pala kaibigan. Si Julius naman ay may tsura din. Ngunit masyado siyang seryoso sa buhay at hindi pala ngiti. Magkaiba man ang personalidad nila, hindi din nagtagal at nagkapalagayan sila ng loob at nahulog sa isa't isa. Sa edad na 24 ay napagkasunduan na nilang lumagay sa tahimik at bumuo ng sariling pamilya. Matapos ang kanilang kasal, ay nagtungo sila sa isang beach resort upang mag-honeymoon. Dad, bakit tayo nagpakasal agad? Tanong ni Terry sa asawa habang sila ay nakaupo sa may dalampasigan. Kasi mahal kita. Mahal mo ako. At saka alam kong ikaw nang gusto kong makasama habang buhay. Sagot ni Julius sa asawa niya. Nagawa na ba natin lahat ng gusto natin sa buhay? Ibig kong sabihin ay kung na-enjoy ba talaga natin ang kabataan natin na wala pang asawa, mga responsibilidad, o di kay mga limitasyon? Saad ng babae. Bakit? Pag may asawa na ba ay hindi na pwedeng gawin ang mga bagay na pinapangarap para sa sarili? Pwede pa rin naman, di ba? Kaya nga lamang, ay doble na lagi ang budget mo. Pabirong sagot ni Julius dito. Gusto ko kasi mag-aral ulit, o di kaya ilibutin ang buong Pilipinas? Wika ni Terry. Si Terry ay bunso sa anim na magkakapatid. Maayos naman ang estado ng kanilang pamilya. Lahat ng kapatid niya ay may asawa at pamilya na rin. Ang mga magulang naman niya ay nakatira sa kanyang panganay na kapatid na babae. Bukod sa trabaho noon ng dalaga, marami pang hilig ito. Mahilig itong magpaganda ng katawan, mag-ayos ng muka, at magsuot ng iba't ibang magagarang damit para i-post sa social media. Mahilig din itong magbasa ng libro at manood ng pelikula. Samantalang si Julius naman ay simpleng tao lamang. May kaya ang pamilya niya, may negosyong baboyan at nagtitinda rin sila ng lechon. Ang tanging pangarap lang ni Julius ay magkaroon ng masayang pamilya. Hindi naman perpekto ang lalaki, umiinom din ito ng alak at naninigarilyo paminsan-minsan. Gaya ng lahat na magkarelasyong lumalagay sa tahimik, tuluyan nga nag-iba ang buhay nila buwat nang sila'y naging mag-asawa. Mas bumigat ang pasaning responsibilidad ni Julius na magkaroon sila agad ng kambal sa unang pagbuntis pa lamang ng kanyang misis. Si Terry naman ay napilitang huminto sa pagtatrabaho para tutukan ang mga anak nito. Ma'am, pasensya ka na ha. Pagod na pagod ka lagi sa mga anak natin. Wika ng mister kay misis habang naghahanda ito ng pagkain sa mesa. Ano ka ba naman dad? Nanay ako, bawal mapagod. Natatawang sabi naman ni Terry. Sa loob ng 10 taon ay naging matibay si Terry at ang pagsasama nila ni Julius. Nasundan pa ang kanilang kambal ng isa pang babae, ang bunsong si Jane. Walang kasambahay ang mag-asawa. Simula't sa pool ay si Terry ang lahat na nag-aasikaso sa kanila. Kahit pa nga halos napabayaan nito ang kanyang sarili. Ngunit nitong mga nakarang araw, napapansin ni Julius na parating iritable ang misis niya. Nakakapagod na! Nakakapagod kayong lahat! Sigaw ni Terry habang pinapalo sa puwit ang anak nitong si Jane
dahil pinaglaro na naman ito ang isang boteng peanut butter. Mama, tama na. Kailan ka pa namalo? Tanong ni Julius sabay kuha sa anak nito. Ayoko na. Nakakapagod kayo. Baling naman ang asawa niya. Nagtataka man si Julius sa naging ugali nito ay inisip na lamang niya na baka pagod lamang ang kanyang asawa. Dad, pwede mo ba akong igawa ng sariling kwarto ko? Saad ni Terry sa asawa habang nakahiga sila sa kama katabi ang tatlong anak. Bakit? Ayaw mo na ba kami na makasama palagi? Tanong naman ni Julius dito. Hindi naman. Gusto ko lang ng sariling espasyo ko ba? Yung makakapag-makeup ako nang walang laruan na nakakalat. Yung makakapagbasa ako ng libro. Yung ako lang. Naririnding sabi nito sa asawa niya. Sige, pag lumakas ang negosyo, ipapagawa kita. Maikling sagot ng asawa. Dumaan ang taon na hindi nakapagpagawa si Julius ng kwarto at naging mas malala ang pagiging irritable ng misis niya. Hanggang sa napapansin niya na napapadalas ang pag-alis nito. Isang beses sa isang linggo na halos buong araw ay nawawala ito sa bahay nila. Ma'am, saan ka pupunta? Mukhang napapadalas ang gala mo ah. Sama mo naman kami dyan. Pabirong tanong ni Julius sa asawa. Gagala lang ako, kasama ng mga kumari ko. Baling ni Terry sa asawa. Hindi maganda ang kutob nito, kaya pala niyang sinunda ng asawa niya. Nakita niyang pumunta ito sa isang dormitoryo. Sobrang sakit na ng puso niya noong mga panahon iyon. Iniisip na niya na may lalaki ang asawa niya. Ali, pwede po bang magtanong? Kilala niyo po ba ang babaeng iyon? Tsaka saan po kayang unit siya nakatira? Tanong ni Julius sa aling nagtitinda ng palamig sa gilid ng dormitoryo. Yun bang kakapasok lang? Bago lang yan dito. Once a week ang punta sa Unit 105. Bakit? Kilala mo? Sagot ng Ali. Opo, kaibigan ko po siya. Susurpresahin ko lang po sana. Kaarawan niya kasi ngayon. Sagot naman ni Julius. Naghintay pa ng ilang oras si Julius sa sasakyan at saka ito naglakas loob na puntahan ang kanyang asawa. Kinatok niya ito ng malakas at sunod-sunod. Kumaripas naman ang pagtayo si Terry sa pinto at binuksan ito. Laking gulat niyang asawa pala niya ito. Dad, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Terry sa asawa. Ngunit hindi ito sumagot, bagkos ay binuksan niya ang pinto at pumasok. Nagulat si Julius sa nakita niya. Ano ito, Mama? Tanong ni Julius sa asawa habang iniikot niya ang paningin sa kwarto. Maganda ang kwarto ng asawa. Walang bakas na may lalaki ito. Bagkos, puno ito ng ilaw at mga litrato. Maraming libro na binabasa ang asawa. Naroon din ang iba nitong magagarang damit at pati pang ayos sa mukha. Kwarto ko. Maiksing sagot ni Terry sa asawa. Isang taon lang lumipas at hindi mo pa rin ako pinapagawa ng kwarto ko. O kahit maliit man lang na espasyo sa bahay natin na masasabi kong akin lang. Hindi naman ako nagre-reklamo, Julius. Pero naiyak lang ako nung nakita ko yung mga kaibigan ko sa Facebook. Lahat sila sosyal at magagarang suot. Nakakarating kung saan saan at mga may narating na sa buhay. Yung iba, arkitekto. Yung iba naman, abogado. Samantalang ako, nanay lang. Laging nakapambahay. Naglilinis, nagluluto, naglalaba. Yung kaunting oras na para sa akin ay di ko na makita. Kaya kumuha ko ng kwarto. Kasi pakiramdam ko, dito ko lang nagagawa lahat ng gusto ko. Wala akong lalaki, Julius. Saad ni Terry sa asawa habang umiiyak. Bakit hindi mo sinabi sa akin iyan? E di sana nagawan ko ng paraan. At higit sa lahat, Terry, hindi ka nanay lang. Isa kang nanay na dakila. Terry, hindi lalaki ang mga anak mo ng maayos kung hindi ka mabuting ina. Hindi tayo tatagal kung wala kang kwentang asawa. Terry, ikaw ang ilaw namin. Hindi ka pangit dahil nakapambahay ka lang. Hindi kaibigan mo sa Facebook ang magdidikta ng narating mo sa buhay. Terry, ikaw yun. Sa sarili mo yun. Saad ni Julius sa asawa nito at niyaka pa.
na imasmasan si Terry sa sinabi ng kanyang asawa. Masyado siyang nadala sa inggit sa mga pinopost ng mga kaibigan niya at nakalimutan niya ang totoo niyang kasiyahan sa buhay, ang kanyang pamilya. Itinigil na ni Terry ang pag-upa ng kwarto at ginawa na lamang siya ni Julius ng isang maliit na study table. Naroon ang mga librong nais niyang basahin. Sa tabi nito ay isang salamin at mesa na nakaayos rin ang mga pampapaganda niya. Lumaki na rin ang mga anak nito at napagtanto niya na wala na siyang iniligpit na mga kalat at nagagawa na rin niya ang mag-ayos. Dad, nakakamiss din palang bata ang mga anak natin, no? Sa atin lang umiikot ang mundo nila. Pero tingnan mo ngayon, malaki na sila at matapang na inaharap ang buhay nila. Wika ni Terry sa asawa habang sila ay nasa sofa at nanonood ng pelikula. Salamat sa sakripisyo mo, Ma'am. Lumaki sila na maayos at matapang nang dahil sa iyo. Sagot naman ni Julius sa asawa. Hindi, Dad. Dahil sa atin. Hindi ko makakayanan lahat ng iyon kung wala ka sa tabi ko. Maraming salamat sa iyo. Mahal kita. At salamat. Sabay yakap niya sa asawa. Ngayon ay pawang nasa kuliyo na ang mga anak nila Julius at Terry. Ang mag-asawa naman ay sinisimulan ulit ang paglilibot sa mga lugar na hindi nila napuntahan dati. Ngayon, sila ay nasa Boracay. Hindi lamang silang dalawa, kundi ang kanilang buong pamilya. Kayo, ano pong masasabi nyo sa maigsing kwento natin ngayon at kung anong aral po mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamok Sikitibi. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.